Ito ang nakakagulat, hindi na naitago ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kagaspangan ng kanyang ugali. Ito ay matapos itong deadmahin si Vice President Sara Duterte Carpio sa isang set of ceremony papuntang Vietnam ng mag-asawang Marcos. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, makikitang binalikan pa ni First Lady Liza Araneta Marcos si Lucas Bersamin katabi ni Vice President Sara upang kamayan at makipagbeso-beso. Subalit dumiretso na ito paakyat ng eroplano at iniwasan si Vice President Sara Duterte Carpio. Tanging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. lamang ang nagipagkamay sa Vice Presidente ng Bansang Pilipinas dahil nga demono dito ay nagwala na demono si Liza Araneta Marcos pagdating sa Vietnam at binugbog na naman si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na kilala demono ng Under Bisaya sa kadahilan ng bakit pa daw demono binatipan niya si Vice President Sara Duterte Carpio sa kabila ng maanghang na pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dahil nga demono dito ay hindi nga demono maiwasang madismaya na marami sa ating mga kababayan kay First Lady Liza Araneta Marcos sa ipinakitang asal nito kay Vice President Sara Duterte Carpio at pinaalalahanan nito na marami sa ating mga kababayan na rumespeto dahil si Vice President Sara ay binoto ng milyon-milyong Pilipino. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot sa aking comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media and the netizens posted. Sa mga ginagawa ni Liza Smugs kay Vice President Sara, lalo lang dumadami mga kumakampi at umahanga sa kanya. So thank you so much Liza Smugs for what you are doing to her. Pasikatin mo pa lalo si Vice President Sara. Ganda yata ni Vice President at edukada pa kumilos. Maybe Pangulong Bongbong Marcos Jr. can redeem himself if he will decide to be separated from FL and his cousin Tamba be without of House Speaker. Provide himself honest and good advisors to help him do his job with sincerity and functioning effectively. Truly, you cannot justify educational attainment that you have then the attitude. The behavior of FL is the worst attitude she have given that she's a lawyer itself. And mind you, you're the one who's destroying your husband's family name and no one else. Napaka-professional ng asta ni Liza, nakakabwisit tignan at nakakahiya bilang First Lady ng Pilipinas. I voted for Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sobra akong nadidismaya sa behavior ni FL Liza. Huwag mo sanang sayangin ang vote ng mamamayang Pilipino Pangulong Bongbong Marcos Jr. Huwag kang makinig sa asawa mo. Ikaw dapat ang masusunod at hindi siya. Tandaan mo na kung hindi kay Tatay Digo, hindi mailibingan tatay mo sa libingan ng mga bayani. Sana na lang ay isipin mong binigyan ka ng pagkakataon ngayon para patunayan sa lahat na mali ang idinidiin ng iba tungkol sa iyong pamilya. Mag-focus ka sa problema ng Pilipinas dahil bumabalik na naman ang kadamaan ng ibang tao. Nakakalungkot lang dahil nung term ni Tatay Digong is safe kung lumakad sakali, which is na-experience ko yung hindi ako natatakot sa Manila gabi na noon dahil ang daming pulis sa paligid. Dapat pababain niya ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. para mawala na rin yung asawa niya na puro kurakot ang ginagawa. Wala akong nakita na pagbabago sa bayan natin lalong tumaas ang bilihin, lalo na ang mga bigas dati. Nakakabili ako ng 40 pesos isang kilo, ngayon 60 pesos na ang binibili ko para naman masarap ang kain ko. At senior po ako, 69 na po, inasaan ko lang ang pension ng SSS at iniwan ng asawa kong patay na. Na 2,500 lang po yung pension ko dati, 1,200 lang. Salamat kay Pangulong Duterte na dagdagan ng 1K. Sana naman ay magkatotoo ng 1K ni Marcos na dadagdag daw. Hanggang ngayon wala pa naman. Wala daw pipiliing mahirap o mayaman makakatanggap ng 1K dagdag sa aming pension. Sana gawin na hindi puro post lang. Yan lang pong gusto kong sabihin. May maintenance ako na 4,500 isang buwan. Pension ko 2,500 po. End quote. Okay, kahapon, di ba lumayas na naman mga ginayupak?
Okay, kagabi, bago tayo ina-offer natin matapos mag-vlog, may tumawag sa akin na puting ahas from Vietnam. Nagwawala o winawarla ni Lisa Smugs na naman si Puting Junior. Kaya under desire talaga. Bakit niya winarla? Bakit niya binoljak? Bakit si Lisa nagsisigaw-sigaw na naman sa Vietnam? Bakit? Kasi mga palangga, noong send of party, send of ceremony, ayan, di ba, kinamayan ni Kuting si Inday Sara. Nakita niyo yun? Nagtitrending ngayon yun ha. Kinamayan ni Kuting. Ito, papakita natin ulit. Ayan o, ang... Oh. Ayan, ayan. Oh, nakita niyo? So, di ba, hindi, ang ginawa, dahil si Lisa Smugs ay sobrang pikon na pikon dahil doon siya nangyari sa Davao Rally at hindi niya maitatago talaga ang kanyang pagiging insecure at kanyang pagiging pikon. May mga nagsasabi na hindi daw plastic si Lisa Smugs. Akala niyo lang na hindi siya plastic. Pero sobrang plastic sa lahat na pinaka-plastic. So yung event na yan, yung send-off ceremony na yan, ay galit na galit ang waka ng Genemis na babaeng butod. Okay? Kasi na-miss ko kanina eh. Hindi ko nabanggit eh. Ang babaeng butod mudlo, di ba? At putot dun sa ginawa ni Bongbong, ni Kuting, sa pagkamay kay Inday Sara. So protocol yan eh. Alam ka naman, kung hindi gagawin ni Kuting yon, aba, iba na. Baka yun, hindi na sila natuloy sa ano. Hindi na sila natuloy sa Vietnam. Baka hindi na siya Inday. No, joke lang. So, pagsakay nila sa eroplano, nagwawala na si Lisa Smugs. Paano nagwawala? Galit na galit siya, ayon sa ating puting asa, nakasakay dun sa eroplano na hindi niya pinapansin si Kuting. O, di ba? Naloko na naman si Lisa. Baka lahat ng nakasakay sa eroplano o lahat na nasa Vietnam ngayon, mga palangga, baka mamaya, pagdududahan na naman at tanggalin lahat. Okay? So, yun yung kwento. So, from that send-off, okay, hindi sila nagpansinan sa loob. Ayon sa ating puting as, galit na galit si Lisa, si Lisa, kung bakit kinamayan si Inday. Okay? So, inaawat siya ni Kuting na mag-behave. Pero talagang talagang ginayupak ang pag-uugali. So, eto na. Pagdating nila sa Vietnam, okay, mga palangga, di ba, syempre, sasalusalubugin sila mga drama-drama. So, ganun pa rin, plastikan pa rin sila ni Kuting. Eto na. Pagdating sa hotel nila, ayon sa ating bonggang-bonggang puting ahas, ay nanjombag na naman si Lisa Smugs, nag-hysterical, mga palangga, nagwala at sinasabing, what? Bakit kinamayan mo si Sara Duterte? Ang sabi ni Kuting, ay kailangan niyang gawin kasi protocol yon. Alam mo naman, kailangan nating sa politics, ganyan-ganyan. So, galit na galit at nagwawala si Lisa Smugs. Imagine niyo kung gaano ka, gaano ka pikom yung joke ng Genemis na yan. Ay, nako. Alright. Okay. Okay, may nag-message sa atin. Okay? Miss Maharlika, masyado namang bitin ang interview mo kay Attorney Vic Rodriguez. Baka naman may part 2, may mga katanungan kami sa susunod. Oh, may nag-message sa akin from ibang puting ahas ito. Sabi, oh, ayan, Attorney Vic, kailangan natin mag-part 2. So, balik tayo, mga palangga. Bangketa talaga yung si Lisa, sabi ni Marigold. So, yun, ngayon, habang sila ay nagmamasyal doon sa Vietnam at bilateral relation na eklabush, pero ang totoo, ginujombag na naman si Kuting, ni Lisa at inuutusan at pinapagalitan kung bakit nakipagkamay kay Inday Sara. A1 yan, ha? Ayan, Inday, alam mo na yan. Alam mo yan, Day, ngayon, alam mo na, narinig mo na. So imagine mo, nagsiselos daw kay Inday Sara, sabi ni Alan de Guzman. So, baka insecure, kasi syempre, pretty girly naman talaga si Inday at si Smug. Sigaw mo naman, parang kinosmooth yung mukha niya ba? Parang corduroy, yun ang corduroy, parang ampalaya, di ba? Di ba? Kung ano yung pait ng ampalaya, parang ganun din ang texture ng kanyang pagmumukha. Okay? Parang bata, di ba? Parang bata, sabi ni Rosalie Santos, parang bata at walang kagalang-galang. So, okay? Bunggok, sabi ni ako si Jesser. Buti nga kamay, hindi beso. Ayan, sarap ka rin ng garapatas. So mga pakaibigan, dito niyo makikita na talagang dapat na kayong mag-speak up day. At doon sa mga nakarinig, okay, doon sa Vietnam, dahil hindi na, alam mo si Lisa, kapag ang utak mo ay niluluto na ng puro inggit, puro pagnanakaw, puro alak, puro pulburon. Sabi nga ni Spokes Roque, panood ko yung vlog niya nung kanina ba yun, you know, tungkol doon sa pulburonic naman ni Kuting, hindi ka talaga makakapag-function ng tama. Diba? Kung ako nga lang, pagpuyat ako eh, bangag ako minsan. Diba? Minsan, nalala ko dati, puyat, hindi ako nakapagpahinga. Ang pinag-uusapan ko si Andres Bautista ng Comelec noon. Ang pinagsasabi ko, ang apelyado na binabagyo, Andres Bonifacio. Kung hindi pa kayo nag-message, ma'am, hindi po si Andres Bautista, si Andres Bonifacio. Ay, hindi po si Bonifacio, si Bautista po. So kung hindi ka nakakapagpahinga, puyat ka, diba? Talagang hindi, minsan bangag-bangag ka. Then ang importante lang, yung pagiging bangag mo ay dahil sa pagiging hardworking mo, pagtatrabaho mo, hindi dahil sa pulburon.
Kasi kung hindi pikon si Lisa Smags at hindi rin polboronic ang utak at nikotin ng mga ang utak niya at puro jalak ang nasa laman ng ano niya, ng coconut shell niya, 'di ba? Hindi siya mag-acting na ganoon. 'Di ba? Hindi ka kahit gaano pa kainis mo doon sa taong 'yon, 'di ba? Maging ano ka, aayos ka kasi napapanood ka hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng buong mundo. So kung ang mga international observer ang titingin doon sa ginawa niya, 'yun ay isang pagiging what? Bangketa, 'di ba? May nag-comment din kanina, pagiging kalye ang pag-uugali. Mabuti pa nga yung mga taong nasa kalye, 'di ba? Matitino pa. Ha, sabi ganoon. Tulad sabi ko na nga, sana napatid, sabi ni Tab Lee. Sabi niya, sana napatid sa step ng pag-snub kay BP. So, ibig sabihin mga palangga, we have an incompetent administration. And sa pinagsama-sama nating mga sinasabi ng mga former leaders like Aunong Duterte, like Attorney Vic, Glenn Chong, Spokes Roque, Kong Ungab at yung mga nagsalita doon, at iba pa, at iba pang mga, andyan yung mga magagaling din na mga, ano, yung mga speakers na hindi na natin maalala kung ano yung mga pangalan nila. Na ang ating gobyerno, no, ang administrasyon ni Kuting ay talagang pabagsak na sa kumunoy. Sabi ka nag-message sa akin, Ms. Marlica, masyado mo naman yatang dinadalian ang pag, eto, sabi ka nun, masyado mo na namang, shoutout dito kay Madam, okay, kay Madam M, M din to siya eh. Sabi niya, masyado mo namang minamadali daw, sabi ganun, na matanggal si BBM. No! Hindi ko siya minamadali. Alam mo, kahit anong gawin natin, ma'am, kahit anong gawin natin palangga na magnaungaw dito nang walang katuturan, walang basihan, gusto mo lang, galit ka lang sa tao, walang hindi ka magiging effective, hindi magiging effective. Kung ang taong sinasabihan mo na ganito, like si Kuting, kung si Kuting ay sa kabila ng pagdadadakdak ko, ay nakikita ninyo na booming ang ating ekonomiya. Diba? Ang mga OFW nagsiuwian dahil mas maraming opportunity sa Pilipinas. Hindi nagkakaroon ng mga brownout dyan sa airport. Hindi hinaharang ang mga taong gustong mag-abroad, gustong mamasyal. Gumaganda ang agrikultura, na-reach natin ang 20 pesos na bigas. Diba? Yung mga balikbayan boxes natin na pinapadala, nakakarating ng tama. Diba? Hindi binubuksan ang mga buwakan ng ina sa customs. Kahit anong salita ni Maharlika dito o kung sino pa mang persona, hindi siya magiging effective kung taliwas sa nangyayari sa ating bayan, sa ating ekonomiya. Kung ang ating ekonomiya at ang mga tao ay nagkakaroon ng ng trabaho. Ito na lang yung sa People's Initiative. Kitang-kita ninyo, huling-huli, mismo the presidential sister, mismo the former president, nagsalita na, Attorney Vic, lahat nagsalita na, na ito ay hindi tama na ginagawa. So kahit anong ngaw-ngaw ko dito, di ba, ay hindi kayo maniniwala kasi iba yung nagaganap sa Pilipinas. Kaso, kung ano yung sinasabi ko dito, nagiging balita at nagiging totoo na nararanasan ninyo sa Pilipinas. Di ba? Katulad niyan, yung kick-off rally nila dyan sa Carino Grandstand. Ayan, sinabi ko sa iyo, ako ang isa sa pinaka-unang nag-expose niyan sa inyo na pinadalhan ng memo itong mga iba't ibang ahensya ng gobyerno. Yun ba kung kasinungalingan ko yun? Maniniwala ba kayo sa akin? Of course not. Di ba? Mumurahin niyo ba ako? Kaso with ebidensya nitong kanilang internal memo from different government agencies, totoo yung sinasabi natin dito. O anong nakita niyo doon sa Quirino Grandstand? Di ba? Nag-perform, nagsayaw-sayaw ang mga, you know, of course, mga bayad sila. Nakita niyo, ginamit ang mga tao dahil sa ayuda. Tapos nagsalita lang ng what? Less than 5 minutes si Kuting. Tungkol what? Tungkol saan? Para bangunin daw, para magkaroon daw ng bagong Pilipinas, para daw iparamdam sa taong bayan ang bagong Pilipinas, hindi lang daw dapat sa gobyerno. Walang bagong Pilipinas, sabi nga ni Attorney Vic, meron bagong logo. Di ba? Talala niyo, yung nakapanood. Walang bagong Pilipinas na umunlad sa panahon ni Kuting, kundi yung mga logo ang mga bago. Pinagpapalitan kasi sa bawat palit ng logo, kumikita dyan. Okay? Kumikita sila Lisa, kumikita sila Altenco, kumikita sila Paul Soriano, kumikita ang tourism, yung mga issue na yun. Di ba? Yung nagpapalit ng logo, yung tourism, yung kanilang pagbili ng stock footage na in-expose din ni SAS yan. So, walang bagong Pilipinas, kaya logo lang. Di ba? Ang bago sa kanila, yung bagong-bagong pagnanakaw, pangungulimbat dito sa pera ninyo. Ayan, babalik na naman tayo sa PCSO. Okay? So nakikita nyo, so kahit ano ma'am, yung nag-message, kahit ano pang sasabihin natin, gusto natin matanggal ang isang tao, kung siya ay nagpe-perform ng tama, hindi siya matatanggal. Look at Duterte. Love the Philippines, sabi ni Jaco. Thank you palangga. Panahon ni Pangulong Duterte, the moment na umupo siya, ang dami mas malupit dahil ang media pinagtutulungan siya, local and international. Natanggal ba siya? Ang daming binato sa kanya. Natanggal ba si Duterte? Hindi. Bakit? Kasi taliwas sa binabato sa kanya, maganda yung nangyayari sa pamumuno niya. Katulad no lamang ng
yung tungkol sa airport ng mga tanimbala, 'di ba? Ano sabi ni Duterte, papalunok ko lahat sa inyo 'yan. Ipapakain ko sa inyo lahat 'yan kapag mayroon pa kayong tinamnan. So, nagbago yung proseso diyan sa naiya sa airport. E buti nga si Pangulong Duterte, papalunok lang niya sa inyo. Ako hindi. Kung ako nasa katayuan, kung may power, ako ang presidente, you know, chika lang naman. 'Di ba? Tatanggalin ko yung pulbura, ipapasingot ko sa inyo lahat. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hiling at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluhang video ng ito. Thank you so much po!